Good morning po. So, di mo lang natin yung ano, ginagawa sa atin ni Sir JR from Antipolo City. So, gusto nyo kasing lagyan ng editable team name yung existing scoreboard nila. So, bali, yung setup nila is dalawang ganito, dalawang main panel. So, dapat dalawa din yung editable team name, kabilaan din siya. So, yung ginawa natin is, ano, wireless na po ito. So, ito yung, ano, yung sa isang side ng scoreboard panel. So, ito yung home na panel at ito rin yung guest na panel, editable. Then, sa kabila naman, ito yung home na panel at saka ito yung guest na panel, editable din. So, malalaman natin kung sino sa kanila yung si home na panel dahil meron siyang antena. Ito. Tapos, meron din siyang ano, kasamang cable, 2 meters cable. So, saksak lang natin dito sa gilid, meron siyang saksakan. Ito rin sa gilid. And, meron din isang saksakan dito. Ang teknik lang po tayo. Then, meron siyang mga saksakan po. Saksak lang natin. Lahat ng panel, meron siyang saksakan. So, bali, ito yung default display niya. Zero. Naka-zero siya lahat. So, pag sinaksak ko yung ano, ito yung controller po. Ito yung controller sa team 1 at saka team 2. Saksak lang natin. So, pag saksak, umiilaw po siya. Then, automatic mag-display ang team 1 at saka team 2 yung panel. So, dito sa team 1, kung gusto nyo i-edit, so ito yung character 1. 2, 3, 4, 5. Ganun din sa team 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, up to 5 characters lang po. Maximum 5 characters. So, let's say, for example, gusto natin gawin team 1 is Davao. Then, sa team to gawin natin ano, let's say Manila. So, sa Manila kasi, 6 letters. So, discartihan na lang natin ng ganito. Manila na lang yung gawin natin. Yun. So, ito na po siya. Editable. So, bali, ang ma-edit nyo lang dito is letters and numbers po. So, kung gusto nyo yung 4 letters lang po. So, after ng letter is number. Wait lang. So, yun. 1, 2, 3, 4. After ng 9, 0. Then, after ng 0, space. So, balik na naman siya sa 8. Yan. So, yan lang po.